Sa inyo. Ito po ang Inday sa Balitaw. Ang Inday sa Balitaw ay isa pong awiting bayan at folklore na siyang pinagkunan ng inspirasyon ng ating most beloved comics writer na si Tito Pablo Gomez upang gawing comic serial. Ayon po sa kanya, ang Balitaw ay isang uri na Philippine dance tulad ng maglalatik, tinikling at iba pa. Inilabas po ang Inday sa Balitaw sa Silangan Classics Comics noong dekada 70. At kung si Tito Pablo Gomez po ang sumulat, si Tito Sonny Trinidad naman ang gumuhit. Sa sobrang kasikatan ng Inday sa Balitaw sa comics, ito po ay ginawang pelikula ng Regal Films. Sina Direk Jose Javier Reyes at Direk Luciano B. Carlos po ang sumulat at dinerehe din ni Direk Luciano B. Carlos. Ang naging title po nito ay Inday Inday sa Balitaw at inilabas noong August 28, 1986 sa mga sinehan. Sina Miss Maricel Soriano po ang bida at ang mga nakasama niya sa movie ay sina William Martinez, Roderick Paulate, Matet, Cynthia Patag, Eddie Gutierrez, Miss Armida Siganreina at Miss Susan Roses. Sana po mag-enjoy kayo sa panonood dahil sobrang nag-enjoy din po kami sa paggawa nito para sa... Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday treat ko para sa inyo! Ito na po ang Inday sa Balita! Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin puso at damdamin. Kaya lang, kung kaya ko lang, kung akin ang mundo, iaalay ko sa'yo. Munina, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Danny. Munina, naniniwala ka ba sa Nuno sa Punso? Tulungan mo na lang ako, no? Sige na, tulungan mo na ako. Bilisan mo. Ito na nga. Ano pa lang yan, eh. Naku, pasensya na ho kayo. Hindi po sinasadya ng boyfriend ko na bagsakan po kayo at sirain ang bahay niyo. Ay! Ka. Ay, naku! Dani, ano ka ba? Ang dumi-dumi ng kamay mo, ay madudumihan yung damit ko! Uy! Teka! Yung kiss ko! Sige na nga. Umikit ka muna. Yan! Uy!
Rani, ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwanan. Hindi ko magagawa yung mahal ko. Hindi kita iiwan, Malina. Malina, bakit na problema? Buntis ako. Sigurado ka ba? Ano ka ba naman, Danny? Tuwing sasabihin ko na lang sa'yo to, nagdududa ka. Siyam na buwan na kitang kinukumbinse. Hindi ka pa rin naniniwala sa'kin. Kabuanan ko na. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan ko may tatago itong siyang ko sa loob ng bilao eh. Oh, sige, kumbisido na ako. Harap tayo sa magulang mo. Hindi pwede, papatayin ka nila. Eh, anong gusto mo gawin natin? Magtanan tayo. Tapos magpakasal. Tapos pagkatapos ko mga anak, marap tayo sa kanila. Sigurado naman pag nakita nila itong apo nila, matatanggap na nila. O sige, magtatanan tayo. Pero kailan? Ngayon na. Ito, dala ko na itong balutan ko. Sige, hintay mo ko dito, ha. Babalik ako. Bilisan mo, ha. Bilisan mo, Danny! Saan ka na, Danny? Tagal-tagal mo. Wala naman pala akong relo. Dani, naku, magtatatlong oras na ako dito. Pakiramdam ko, gaya nasaan ka, Dani? Aray! Ay, naku! Dani, mga anak na yata ako! Nasaan ka? Ulong niyo ako. Aray, kung mamamatay ako, di ko kaya mga anak mag-isa. Sa'yo. Magtatanan kayo ni Monina, no? Umamin ka? Eh, anong pakialam mo, Doray? Hindi mo mapapanagutan to? Uy, ba't mong pananagutan yan? Eh, wala naman na nangyayari sa ating dalawa. Hoy, nung ginawa namin to ng dati kong kasintahan, ikaw ang nasa isip ko, kaya anak mo na rin to. Ang babo naman ang dahilan mo. Wala akong pananagutan dyan. Pero kay Monina, malaki atraso ko. Dahil ilang buwan ko na iniiwasan ang pananagutan ko sa kanya. Dahil alam ko, anak ko ang dinadala niya. At mahal na mahal ko si Monina. Ako ang dapat mong mahalin. Hindi ko kayang gawin yan. Kahit may nakatutok ng baril sa likod mo. Father! Kasal mo na kami. Bilisan mo. Ikaw babae. Opo. At ikaw lalaki. Opo. Pwes, kasal na kayo. Kasal na kami! Ano? Dani! Walang yaka! Naku po! Aray! Man! Man! Dani! Walang yaka! Tulungan mo! Wait lang. Sige na. Tanggapin mo na tong anak ko. Monina naman. Parang di mo naman nakikita. May sanggol din ako. Tulungan mo na ako. Hindi ko na alam kung saan ko iiwan tong anak ko eh.
Alam mo naman na itinakwil na ako ni inay at titay. Piti, hanapin mo yung ama niyan. Dalhin mo dun. Naku, isinusumpa ko yung lalaking yun. Kahit na malagotan ako na hininga, hindi ko kakausapin yung hayo, ulupong, unggoy, bayawak, paniki, leon. Minsan, baka maubos lahat ng hayo sa gubat. Naramdaman ko na kinamumuhian mo siya, oo. Kaya lang, pasensya ka na. Hindi ko talaga matatanggap yan kasi hindi ko nakakayaning alagaan pa. Paano na yung Saudi ko? Paano na ako makakapunta dun? Saudi? Oh, eh, medyo malaki-laki yung sweldo doon. Tsaka alam mo, maid ang pinasok ko. Maid? Oh, kaya gusto ko doon. Kasi nga, malaki ang sweldo. Ito na yung pagkakataon ko para magbigyan ko ng magandang kinabukasan tong anak ko. Ah, magpapadala ka ng pera para sa kanya. Oo, panggastos dito kay Inday. Oh. At saka syempre, para rin sa'yo at saka sa anak mo. Akin na yung bata. Sige. O, ako nang bahala dito. Magpaalam ka na sa kanya ngayon din. Dol. Ano, anak? Dahan-dahan naman. Malukot, mapilay. Namimiss kita, anak. Namimiss kita. O, dahan-dahan. Dahan-dahan. Mapipisa. O, ayan. O. Kasi parang... parang hindi ko kayang mahiwalay sa anak ko, Nita. Alam mo, hindi naman kita maintindihan. Akala ko naman, para nga magtatrabaho ka doon, para nga sa kanya. Eh, ay, cooperate. Natatakot ako eh. Baka pag lumaki anak ko, hindi niya ako makilala. Hindi, akong bahala doon. Ang gagawin mo lang, sumulat ka buwan-buwan, ha? Oo, susulat siya buwan-buwan. Sige, susubukan ko. Magpadala ka ng litrato. Siyempre, magpadala ka ng pera. Ako na magpapaliwanag sa kanya. Oo, bibigyan ka rin ng litrato at saka ng pera. Oo, susubukan ko. At itiyakin ko talaga, hindi niya makakalimutan. Ikaw ang tunay niyang ina. Ako pa rin ang nanay mo. Oo. Susubukan kong dumalaw dito. Oo. Minsan-minsan. Oo, Inday, sino na magpoprotekta sa'yo? Aba, siyempre ako. Aray ko. Sakit-sakit na lang kamay ko sa paglalaba. Kawawa naman ako. Lagi-lagi na lang ganito. O, ayan no. Nain mo na yan. Kung masakit na yung kamay mo, paahin mo na lang. Aba, Nene, ano naman ang akala mo sa akin at sa inyo? Uy, Inday, hindi naman, no? Siyempre, kapatid kita. Ayun naman pala, eh. Kapatid mo naman pala ako, eh. Hindi ako atsay. Oo, kasi yung atsay may sweldo, ikaw wala. Joke lang, Inday. Sige na, unahin mo na, oh. Umitik ko pa yung bukos, eh. Inday? Po? Binibwisit ka na naman ba ng kapatid mo? Hindi naman po, Nay. Hindi ka na nasanay. Lambing lang niya yun eh. Oh, talaga po? Lambing? Lambing palang tawag dun sa pinaglalaba ko, pinagluluto, pinapaplancha, pinaglilinis ng bahay, pinaglalahat-lahat na. Lambing pala yun, ano? Lahat ng yun talaga, Inday. Kaya nga, Inday. Po, sana ako naman na maglalambing sa'yo. Bakit po, Nay? Kasi... Alam mo... Alinitang? Oo? Oh? Sulat po para kay... Sa akin? Sulat po para sa inyo. Kakaingit. Kaya naman ikaw ang paborito ng angkan natin kahit nung dati pa eh. Tapos ako, walang kwenta. O ngayon, sino walang kwenta? At sino ngayon ang maiisahan?
kwenta. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, ang ito. Hindi lang ito na isahan. Napituhan kita. Teka, teka lang, ha? Ang gawa nga dito naman. Ay, baka makita pa ito. Bueno, para kids. Atyak ka dyan. Dear Inay, salamat po sa graduation gift nyo. Salamat din daw po sa bigay nyo kay Tita Nitang. Hindi niya raw po matatanggap ito. Kaya binigay na rin niya sa akin ang pera. Nax. Kaya lang po, Inay, mangangailangan po ako ng mas maraming pera dahil gusto ko pong maging doktor, Inay. Ito po ang latest picture ko, Inay. Ang ganda-ganda ko, ano? Mana sa inyo? Nay, sulat na naman ba yan galing sa nanay ni Inday? At meron siyang padalang pera para kay Inday. At meron din siyang padala para sa atin. Pero siyempre, para sa atin na itong lahat. Huh? Edi, dadalo na naman siya dito? Edi, ibig sabihin nun, kailangan na naman natin palisin si Inday dito habang nandito yung pinsan nyo. Nay, meron akong kaibigan, umalis yung katulong niya. Gusto mo, pa-extray mo na natin si Inday habang nandito yung pinsan mo. Hindi na kailangan. Talagang papaalisin ko na si Inday. Pambabayad ko ng utang ko. Tsaka hirap na rin akong gumagawa ng rason tuwing na lang kailangan umalis siya palagi tuwing dadalaw dito si Molina. Nay, kinakabahan ako. Baka mabukot tayo na pinsan mo. Tingnan mo nga, oh, kitang-kita naman magkahawig na magkahawig kayo. Kaya akala nitong eng-eng kong pinsan, anak ka niya. Uy! Kangayon ang nakalo pa tayo. Ay. Ako, wala ito. Okay, talong. Walang kwenta, ha? Oo, walang kwenta to. Kaibigan ko sa Saudi, nangungutang. Visit? Eh, Nay, ano nga ba yung hinihingi niyong pabor sa akin? Ay, oo. Kasi, anak, gusto ko sana samahan mo ako sa Maynila. Maynila? As in Manila, Nay? Oo, sabi ko na nga ba, mahal niya talaga ako, eh. Bakit mo naman naisip na hindi? Eh, kasi, Nay, paano ko namang hindi iisipin? Eh, biruin nyo, hinahayaan nyo kung ano pustahin ako nitong anak ninyo. Nakapatid ko pa. Tapos, pinag-aral nyo siya. Ako naman pinag-aral nyo rin, pero cooking. Ginawa nyo pa akong kusinera. Kaya tuloy minsan, naiisip ko, hindi nyo ako tunay na anak eh. May isa akong ampon. Ampon. Lagi na lang ganun. Hindi ka ampon. Anak kita. Kitang-kita naman magkahawid tayo, di ba? Ano nga gawin po natin sa Maynila, Nay? Magsa-shopping ba tayo? Ibibili niyo ba ako ng mga magagandang damit? Kakain ba tayo dun sa mga masasarap na restaurant dun? At saka hindi pa ba tayo kakain sa mga masasarap na restoran? Anak? Ano ako eh? Anak, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Dito ka natitira. Ha? Talaga po, Nay? Dito na ako titira? Dito sa malaking mansyon na to? Oo. Wow! Eh, teka muna, Nay. Bakit ako lang? Bakit hindi kayo kasama ni Nene? At saka, paano kayo nagkaroon ng ganito kalaking bahay? Ano na pamanahan? Baka yun, nanalo pa kayo sa loto, Nay? Sige, Nay. Iiyak mo lang ang lahat na kaligayahan mo. Naiikitihan ko naman eh. Sige. Naku, Nay, alam mo ba?
ba? Matagal ko nang pinagdadasal to na sana makaahon na tayo sa kahirapan. Teka muna, hindi naman kayo masyado nahihirapan. Ako lang naman ang nahihirapan sa bahay natin eh. Siguro marami nang katulong dyan sa bahay niya. Ano? Siguro may mga magluluto na dyan, may maglalaba, may maghugas ng pinggan, maglilinis ng bahay. Talaga na ay maraming katulong dyan. Oo, wow. Maraming katulong dyan sa loob. Ako, pumasok tayo. Gusto ko na makita yung kwarto ko. Diyos ko. Wow, laki-laki. Hi! Siguro ikaw yung maid dito, no? Nakamukha naman, nasa outfit mo pa lang eh. May juice pa kayo sa frigider nyo? Pahingi naman ako. Lagyan mo sa pichel. Gusto ko orange juice, ha? Tapos lagyan mo na maraming yelo. Tapos lagyan mo na rin ng straw. Yung pichel, kasi doon ko iinuman yung juice ko, eh. Okay? Pasok mo na lang sa kwarto ko, ha? Halika na na, pumunta na tayo sa kwarto ko. Excited na ako matulog. Pagod na ako, kakalaki. Wow, Inay! Ang ganda na lang itong bahay. Laki-laki! Parang, Diyos ko, Inay, hindi ko to kaya. Bahay natin to? Mm-hmm. Nay, ano ba nangyayari sa'yo? Nakuha ko ka ba? Sa bagay, ako rin, uhaw na ako. Tagal-tagal naman nung inutusan ko, may. Hindi na parang matay lakad na lakad. Hoy, nasa na yung juice na hinihingi ko? Tagal-tagal naman. Hoy, hindi mo ako atsay dito, ha? Di atsay, ha? Subukan. Oh, ay, ma'am! Hey, Pam. Magandang hapon po, ma'am. Oh, siya ba ang magiging atsay dito? Isa? Bago lang po ba ito dito? Ay, sus, kaya naman pala hindi ako maintindihan nung humingi ako ng juice. Alam nyo, sisarantihin nyo na yan. Mabait na ako eh, hindi ko magawa eh. Nita, sagutin mo nga ako. Ito ba? Ito magiging atsay dito? Siya po yung pinapasok kong maid. Si Inday. Inay! Ako! Dito? Sa malaking bahay na to? Iiwan niyo ako dito, Nay! Nay, bakit sila naman? Bakit niyo ako gagawin yan sa'yo dito? Huwag naman gano'y, Nay! Sukat akalain na lalo niyo pa ako ilulugbok sa pagkaalipin ko sa inyo. Hindi, sige. Okay lang kung ayaw mo. Hindi kita masisisi. Kaya nga ako hinimatad. Ay, kaya ng kalooban ko ginagawa ko eh. Kaya kung ano, sige, hatid na kita. Alika na, tas ako na lang ang babalik dito. Ha? Eh bakit pa kayo babalik dito? Ako na lang ang magpapaalipin kay Doña Alicia. Ha? Eh bakit yung pa kailangan gawin niya ni Nay? Kasi malaki pagkakautang ko kay Doña Alicia. Ito lang ang alam kong paraan para makabayad sa utang sa kanya. Gagawin niyo ako mabayad utang? Hindi nga kung ayaw mo nga, okay lang eh. Okay lang ako na nga magpapalipin sa kanya kahit mararayuman na ako. Kahit masakit na nga yung likod ko eh. Parang mahina na yung... yung bago ko. Bakit matanda na ako, kakayanin ko ako na lang. Hindi ko naman kayo kayang nahihirapan eh. Talaga? Ibig mo sabihin, payag ka na? Opo. Eh bakit parang labas sa ilong sagot mo? Oo na nga! Papayag na nga ako namin naman eh! Sinisigawan mo na ako! Payag na po ako, nanay. Okay na ako. Confirm. 100% sure. Ay naku, talaga ang salamat naman. Basta na, dadalawin niyo ako dito lagi-lagi, ah. Promise yan, ah. Promise! Ay, parang labasilong. Promise! Parang plastic. Promise! Misigaw ka? Hindi. Namaisweet ka nga sa akin. Napait-pait mo, eh. Pumayag ka na, eh. Salamat. Silipin mo, ha? Baka may buni. May an-an, may had-had. Mukhang makinis naman po. Oh. Ano? Meron bang ano? Garapata? Ha? Ano yan? Negative, ma'am. Walang negative, puto. Negative?
Sige. Kung ganun niya, bigyan mo ng uniforme at pwede niya mag-umpisa ngayon din. Bigyan na. Kunin mo na yung bag mo. Hindi ako magbubuhat niyan. Oh my gosh! My ice cream! Special pa naman! Nakakainis ka! With ice cream on top, oh! What could you've done? Nakakainis ka, bumahe na! Kinuha mo akong halo-halo! Meron akong ice cream! Mami! Chita! Chita naman. Quiet na. Pasensya ka na, iha, ha? Kasi kung ako lang, parang hindi ako makakapagpasensya dito sa babae ito, naku. Ikaw talaga, ha? Pwede ba sa susunod, ha? Gandahan mo naman yung trabaho mo. Nandito ka na lang, ha, dahil may utang yung nanay mo sa akin, kaya tinanggap kita. Ang laki-laki ng utang na loob ng pamilya mo sa akin, ha? Kaya huwag nagtatanga-tanga. Hindi na po maulit. Ulit. Mayos ka sa harap ko. More elegant than that dress. Aba di, syempre, a gown. Ma! Saan mo yung pictorial na gagawin ko? Ba't ako mag-gown? Ano ka ba? Ang kinigisip? Oh, hindi ba? Sabi mo elegant, di ba? Oh, halika, sumama ka sa akin. Diyos ko. Bakit ba ako napasok dito? Ano ba naging kasalanan ko sa inyo? Huwag ka na malungkot. Nainig niyo ako. Diyos ko naman. Paano naman ako hindi malulukot? Eh, naig pa ng tigre yung tapang ng mga amo ko dito. Wait, makunin niyo na lang sila. Ay, sorry, alam ko pong masama yun. Minsan, hindi na pinagdarasal ko eh. Sino ka? Ako nga pala si Cleto. Boy nila ako dito. Ito nga pala, uniforme mo pinadala na lang sa akin. Salamat. Ako nga pala si Inday. Siya nga pala, Inday. Pag may kailangan ka, huwag ka may yung tawagin ako, ha? Salamat, Cleto. Sige, Inday. Naka, Diyos ko. Ay, kahit naman pala si Tapang ni Tigre, yung mga amo ko dito, may maamo pa rin sa bahay na to. Okay na rin. Salamat po. Cleto? Ano, Cleto? Ay! Sino ka? Ako si Gordon. Ikaw pala yung bagong maid namin dito. Ay, sir, bakit po kayo nakaubad? Para mas madali. Mag-swimming ako para mas madaling mag-swimming. Kailangan ko magpapahid sana sa'yo ng lotion. Tara na! Ay, sandali! Mag-mabihis ako. Susunod ako doon, sir. Ito, salamat ah. Bibihis lang ako. Mawala na ako, Inday. Tawagin mo lang ako ah. Sige. Sir, kasama ba talaga to sa trabaho ko? Diinan mo pa. Diinan ko pa? Yung madiin na madiin? Oo. Okay. Bakit pasensya?
Eh, papano? Hoy, di ako nakapaghugas ng paa eh. Ha? Oo. Ano ko ba? Hinugutay mo ba ako? Ay, hindi ho. Sadya naman ako hindi nakahugas kasi namamadali niyo ako eh. Ano ko ba? Magsasaka? Hindi ho. Eh, kasi... Kasi hindi lang ako nakahugas eh. Pasensya. Sir! Ay, gila ito! Sandali, huwag ka naman sikawasin, Day. Wala naman kasalanan sa inyo eh. Bakit ka ba lagi nakikilam dito? May gusto ko ba rito? Uy, wala! Ito, bata pa kami. Tsaka kakakilala lang namin ito ni Cleta. Ewan ko lang kung nalabat first sight siya sa akin. Ay, teka lang. Hindi naman sa ganun, sir. Eh, bastos siya naman sa babae. Nga. Ako bastos? Baka, sir, baka kahit na ano, amo ko kayo. Pag di ko na magpikit, papatulang ko. Cleta! Cleta, sandali nga, Cleta! Cleta, kasi nag-sleeveless ka pa eh. Siguro kung meron kang sleeves na tamaan mo si sir. Ay, Cleta! Cleta! Pasensya ka na, ha? Nasisanti ka dahil sa akin. Okay lang yun. Gusto ko na rin naman umalis dito eh. Alam mo, kinalulungkot ko lang talaga eh. Ano yun, Cleta? Alam mo yun, Day, tama ka eh. Parang... Nalabag first sight yata ako sa'yo. Oh, ito naman. Ang bilis-bilis mo naman, bata. Ano naman likot-likot mo? Eh, kailan ko ba ba itong masasabi sa'yo? Di... Di ngayon na. Eh, pwede mo naman akong dalawin dito, di ba? Alam mo yun, Day. Sa tingin ko, hindi na nalang papabalikin dito. Hindi na naman dito ako pwede magkita sa labas. Kaya hindi ka na napapalabas, eh. Tama ka. Hindi talaga pwede ko palisihin, Day, sa bahay na to. Kaya ikaw, pumunta ka na doon dahil pinalilinis sa senyora ang swimming pool. Punta na! Cleta! Dali na! Cleta! Inday! Inday! Cleta! Cleta! Basta! Cleta! Nagudulas ako, Cleta! Sige na, sige na! Ano ba naman to? Nag-umpisa pa lang love story namin ni Cleta. Natapos na kagad. Kikita pa kaya kami? Hanggang kailan pa kaya ako magtatrabaho sa bahay na to? Parang isang araw ko pa lang, hindi ko na kaya. Ayoko na dito. Sige, one more pose. Tumigil ka nga! Tumigil ka! Nababasa ako! Eto nga, pinapaparusahan na nga, ano? Paparusahan? Kinulong mo lang yan. Barusa naman yung tawag mo dyan. Hindi ba tapos yan? Dahil ipapasok ko dyan si Brutus. Brutus? Si Brutus? Daisy! Ipasok mo dito si Brutus. Naku, ma'am. Tamang-tama. Gutom na gutom si Brutus. Magaling! Ngayon, Daisy, buksan mo ito at ipasok mo si Bruto. Ngayon din po. Ayoko! Saan ang galing yun? Brutus! Ay, bumalik ka dito! Naku, senyora, nakawala si Brutus! Ay, gumawa ka ng paraan! Brutus! Brutus, come here! Nakawala! Brutus, huwag ako ang ilan mo. Hindi ako kalaban. Ay, nakalaban, no? Atak! Atak mo yung kalaban! Ah! Brutus, magkaibigan tayo! Good boy! Good boy, Brutus! Good boy! Atak na, normal! Sir Gordon, baka wala mo naman ako dito. Kasi yung mami mo, tinali ako dito eh. Kasi sinisi niya sa akin yung pagkakahulog ni Chita dun sa pool. Tapos, nung kinalmot siya ng aso, ako pa rin yung sinisisi. Siyempre, hindi ko naman kaibigan yung aso. Kahit nagustuhin ko kalmutin siya ng aso, hindi ko naman magagawang kalmutin siya nun, ano? Eh bakit? Gusto mo? Oo! Ay, hindi! Eh, ito. Alin? Gusto mo? Maganda yung relo mo, ha?
Sir! Ay! Wag! Dog! Wag! May atraso ka sa akin eh. Kaya babawi lang ako. Sinir! Maligno! Maligno! Ako mukhang maligno? Hindi! Ako! Ako mukhang maligno! Siyempre, para sa iyo at saka sa anak mo. Sorpresa. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Alam mo, gusto ko na kasi talaga bumalik sa nanay ko, eh. Gusto mong puntahan ng nanay mo? Oo naman. Sige. Safe naman yun eh.
Pero alam mo na, mula ngayon hindi mo na ako mamimiss dahil hindi na ako aalis. Nakaipon na ako para sa ating dalawa. Ay, naku. Sayang naman po, Nay. Anong sayang? Eh, kasi mo diba naisulat ko sa inyo, magdodoktor po ako. Eh, sa Amerika ko kasi ako magdodoktor eh. Mga ilang taon ho akong mawawala. Ano? Eh, sayang naman ho kasi yung pagkakataon, Nay. Eh, nakapasa ho ako sa medical school sa Amerika. Kung ang talit-talino talaga ng anak. Kaya lang, di ba anak, mahalang mag-medisina sa Amerika? Naku, pinsan. Edukasyon ng anak mo yan, titipirin mo. Eh, magkano ba? Oh, eh... Ay, mahigit kumulang mga kalahating milyon. Ha? Kalahating milyon? Oo, kalahating milyon ho. Sige. Bukas na bukas, mag-withdraw ko. Bukas? Kailangan talaga bukas. Kasi bukas na rin siya lilipad papuntang Amerika. Oo, eh kailangan pa natin ipalit yun sa dollars kasi babaunin niya para maka-enroll siya kaagad. Oo. Bukas na talaga? Malapit na ba tayo sa bahay namin? Ayun o, nakakikita mo lang bahay niyo. Siya nga pala, anak. Alika, tignan mo. Marami akong pasalubong sa'yo. Pasalubong? Oo. Pasal para sa akin. Pasalubong, Nay. Oo, tulungan mo ako, ha? Oo, sige na, anak. Inday, samahan mo na yung nanay mo sa loob. Doon na kayo magbukasan ng pasalubong. O, pag nakuha mo na yung pasalubong mo at yung pasalubong para sa amin, nene, pagpahingahin mo na, ha? Oo. Oo. Sige na, oo na. Oo, ha? Tapos pahinga na. Ay, ayoko na bumalik kay Latonya, Alicia. Ayoko na nilipihan sa kanila. Masyado nila akong hinapin. Niya ako eh. Yung kaibigan mong nuno sa punso at sa anak ng guardian angel. Ano? Anong kaibigan kong ano? Anong sinasabi mo? Nilalagnat ka ba? Hindi, Inay. Siya yung nagligtas sa akin. Isinakay niya ako sa Bilao at dinala niya ako dito. Kasama ko siya dito, Boyong! 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 May bisita ka ba, Nay? Ano ba, anak? Nagdidelirio ka? Ang mabuti pa, alam mo? Magpahinga ka dito. Eh, dito naman yung ako matutulog, diba? Magulo dyan. Naku, pero... dito. Dito ka. Ano? Nitang. Nitang, ito'y pasalubong mo, oh. Nitang. Nitang. Ay, naku. Nabili ni Unina, Sinday, kay Nitang. Pero bakit di sinabi ni Nitang na nandiyan ang nanay ni Inday? Siguro susupusahin ni Nitang si Inday bukas. Oh, dito na. Dito ka na lang. Mauna ka na umuwi sa bahay. Ako na maghahatid sa kanya sa loob. Ano? Oo. Teka muna, eh, gusto ko nga hatid yung anak ko sa loob eh. Ako naman, alam mo, parang hindi mo, alam mo, hindi mo kilala talaga yung anak mo. Malulungkot lang yan eh. Malulungkot? Oo. Naku, pag sinamahan mo pa sa loob, malulungkot yan. Ako, malulungkot ako na eh. Oo, malulungkot ako pag sa labas pa tayo. Mapahalap. Kaya dito na lang ako kayo sa loob. Dito na lang tayo na. Mamimiss ka talaga.
alam mo naman na para sa'yo to eh. Para sa kabutihan mo itong gagawin natin. Oo nga, hoy. Anak, alam kong masakit ito para sa atin eh. Dahil mag-iiwalay na naman tayo. Alam ko. Tara, hayaan mo. Pangako ko sa'yo, pag nakaipon ako, susunod ako sa Amerika. Pangako na eh! Na yung matagal na, tsaka lahat ng kasangkapan doon, wala na tayong pag-aari doon. Ha? Eh si Inday, paano na si Inday? Huwag mo na pansinin yun. Eh paano yun kung wala na si Inday, hindi wala na tayong katulong? Ay, maa muna, alam mo, malas yun si Inday. Mula nung iniwan sa akin yun ni Munina, nagka-utak-utang na ako. Huh? Utang-utang, eh puro kayo sugal. Sisihin mo ba ako? Hindi po. Inday, paano yan? Kung katakas na tayo, alis na tayo, eh paano natin makakwarta ng city yung Munina? Tama na, hindi na yun. Eh, baka mabango na tayo eh. At saka ano pa hahabulin mo doon? Marami tayong pera. Bakit kanina ka pa? Lakad ng lakad dyan. Eh kasi, wala pa sila inay eh. Nag-aalala na ako, baka mamaya kung ano na nangyari dun sa mga yun. Gusto mo puntahan natin sila? Oo, ipapaano naman? Ayun no. Saya ka! Aba, at least meron ang papuputahan yung lahat mga pag-ipunan mo. Ay, hindi biro magkaroon ng doktor na anak na nakapagtapos sa Amerika! Bongga! Hindi naman yung pera ang iniisip ko eh. Yung paghihiwalay namin ng anak ko. Ganun ba? Well, masasabi ko lang dyan, Tita, dapat tatagan mo ang loob mo. Tama ka. Tatagan ko yung loob ko. Ang iniisip ko ngayon, kung paano ako mag-iipon ulit ng pera para magpadala ko sa anak ko. So, makasunod ako kaagad sa kanya. Eh, bakit hindi ka sumosyo sa akin sa business ko sa Palengke? Ano ka ba? Wala na nga akong pera eh. Di, pautangin mo na kita. Ngayon, pag medyo maganda-ganda ng kita natin, eh, tsaka mo nang ako ulit bayaran. Oh, gusto ba yun? Talaga? Oo naman. Naku, ang bait-bait mo naman talaga. Naku, salamat. Tulad, salamat. Ang ka ba naman? Tita Munina, pinabalik ko lang yung kabutihan pinakita mo sa nanay ko sa Saudi. Thank you, Uncle. Sino yung babae niya? Sabi mo, daling kita sa nanay mo. Siya ang nanay ko? Oo.